panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikatatlumpot isa ng Hulyo, taong 2022. Magpasalamat sa panalangin at sa himig. Ang Panginoon ang aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos at aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. Eksodo, Kabanatay 15 at ang Talatay 2. Sa oras ng pag-iisa sa panalangin, na si Jesus sa kanyang buhay sa lupa ay tumanggap ng karunungan at kapangyarihan. Hayaang tularan ng mga kabataan ang kanyang halimbawa sa paghahanap tuwing madaling araw at takipsilim ng isang tahimik na panahon para sa pakikipag-isa sa kanilang Ama sa langit. At sa buong araw ay hayaan silang itaas ang kanilang mga puso sa Diyos. Sa bawat takbang ng ating daan ay sinabi niyang, "Ako ang Panginoon mong Diyos ay hahawak sa iyong kanang kamay. Huwag matakot, tutulungan kita." Maari bang matutuhan ng ating mga anak ang mga araling ito sa umaga ng kanilang mga taon? Anong kasariwaan at kapangyarihan, anong kagalakan at tamis ang madadala sa kanilang buhay? Sa paglalakbay ng mga anak ni Israel sa ilang na napasasaya sa kanilang daan sa pamamagitan ng musika ng sagradong awitin, sa gayon ay inaalok ng Diyos sa kanyang mga anak ngayon na pasayahin ang kanilang paglalakbay sa buhay. Mayroong ilang mga paraan na mas epektibo para sa pag-aayos ng kanyang mga salita sa memorya tulad ng ulitin ito sa kanta. At ang gayong awit ay may kamangha-manghang kapangyarihan. Mayroon itong kapangyarihang supilin ang mga walang pakundangan at hindi nalinang na mga likas. Kapangyarihang buhayin ang pag-iisip at gisingin ang pakikiramay upang itaguyod ang pagkakasundo ng pagkilos at upang palayasin ang madilim at nagbabadya na sumisira sa tapang at nagpapahina ng paggawa. Hayaang magkaroon ng pag-aawitan sa tahanan ng mga awiting matamis at dalisay. At magkakaroon ng mas kaunting mga salita ng pagsaway at higit na kasiyahan at pag-asa at kagalakan. Hayaang magkaroon ng pag-aawit sa paaralan at ang mga mag-aaral ay mailalapit sa Diyos, sa kanilang mga guro at sa bawat isa. Bilang isang bahagi ng reliyosong serbisyo, ang pag-awit ay katumbas ng isang kilos ng pagsamba gaya ng panalangin. Tunay nga, marami sa mga awitin ay panalangin. Isang maganda at mapagpalang umaga.